everyone! Welcome back to my channel and great morning sa inyong lahat, especially sa mga DXN members din. So, for today's vlog po, usapang DXN muna tayo. So, kung mapapansin nyo, sa kahit na anong vlog ko, makikita nyo talaga ang DXN product. So, bakit nga ba laging may DXN product? So, yan po yung isa sa i-share ko sa inyo ngayon. At sana ma-enjoy nyo ang video ko na to at baka sakali din may makuha kayong idea kung paano nga ba ang tulad ko na nanay na at nasa bahay lang ay kumikita pa rin sa DXN business kahit hindi ako nakakalabas ng bahay. So panoorin nyo po ang video na to hanggang sa dulo. Po, mga momshi, mga dadshi at mga partners, ayan, sa buong mundo. Kasi po, pag-usapang DXN, hindi lang po ito Cavite, hindi lang po ito Pilipinas, kundi buong mundo po talaga may DXN. So, ayun po. So, good morning sa inyong lahat at pasensya na po kayo kung hindi ako mag-i-Ingles. Tagalog po ang lingwaheng gagamitin ko para sa mga kapwa ko Pinoy, Pinay, na gusto rin gawin ang DXN business kahit na busy sa pag-aalaga ng mga anak at lalo na yung sa mga nanay nga na tulad ko na hindi na nagtatrabaho dahil gusto natin na tutukan yung ating mga anak. So, eto nga po, DXN business po, nag-join ako dito is 2009 pa. So, matagal na po talaga. Pero, kung ang tatanong nyo sa akin kung mayaman na ba ako, hindi pa. Hindi pa po. Pero, ang maganda dito, ito yung kumpanya na pwedeng magpayaman sa atin. So, kaya ko po siya tuloy-tuloy na ginagawa kahit hindi ako ganun ka mabilis. Hindi ako ganun kabilis dahil nga nasa bahay lang ako, hindi ako nakakalabas, and busy ako sa mga anak ko, at may baby ako dito nagpapa-cute. So, gusto rin niya sumali sa pagbablog ko na ito, nagpapa-cute din siya sa camera. So, ayun. Paano nga ba ako kumikita dito? So, sa totoo lang po, sobrang dali lang ng DXN business. Kaya nga po, kahit na ako ay nasa bahay lang at nanay nga po, nagagawa ko pa rin ng DXN business kahit busy ako sa mga anak ko at busy rin ako sa mga gawaing bahay. Siyempre bilang nanay, atin talaga lahat eh. Pero ako po kasi gusto ko ng sideline. Gusto kong meron akong sariling kita. At saka siyempre gusto ko rin tulungan yung aking mister na kumayod. So, syempre, para sa amin yun, para sa kinabukasan ng mga anak namin. At nung makita ko po itong DXN business 2009, unang attend ko po talaga at unang pakinig ko po ng seminar, wala akong naintindihan. Kundi, pwede kang yumaman. So, sino ba sa atin ang ayaw, di ba? Lahat tayo, as in, lahat tayo gustong yumaman. Pero syempre, hindi po ganun kadali yun. Kaya nga po, ngayon, year 2021 na, pero sasabihin ko po sa inyong hindi pa ako mayaman. Pero confident ako sa sarili ko na balang araw, mangyayari din yun sa amin. At confident din po ako sa aming kumpanya, of course, DXN, na kayang-kaya kami nitong payamanin. Kaya, eto na nga po. Dahil kapag po kasi usapang DXN, malawak po ito. Hindi po ito basta, DXN, alam ko yan yung kape. So, hindi po ito basta kape lang. Kaya po, ang isi-share ko sa inyo ngayon is kaunting-kaunti lang po na information or kaunting idea kung paano nga ba kami kumikita sa DXN. So, eto na. Tatlo lang po ang paraan para kumita ka sa DXN. Of course, para ka kumita is kailangan mo maging member. Kasi bakit? Ang importante dun is magkameron ka ng sarili mong discount ID card na magagamit mo yung lifetime at
Magagamit mo rin yun kahit saang branch ng DXM, kahit saang service center ng DXM. So, importante yun dahil kahit mag-abroad ka o umuwi ka ng probinsya, pwede mo pa rin gamitin yun. So, one-time registration, lifetime, at the same time, magagamit mo rin siya sa iba't ibang lugar. Ganun din sa iba't ibang bansa. So, yun. Bakit kailangan ng ID? Dahil po, doon ipapasok yung puntos ng lahat ng produkto na bibilihin mo sa DXN. So, doon po tayo mag-uumpisa ng kumita. So, dahil may ID card number ka na, ang unang-una mong gagawin, dahil tatlo nga lang po ang paraan para tayo kumita sa DXN, una po is use the product. So, you. Ayan, you. So, use the product. Bakit ka gagamit ng produkto? Simple lang po yan. Ganito kasi yan kadali. At kung isipin natin, para at least mas maliwanag po sa ating lahat, ano? Halimbawa lang, meron kang tindahan. Sari-sari store. Siyempre, andyan na lahat ng daily needs mo. Sabo, shampoo, toothpaste, kung ano-ano pang kailangan natin sa pang-araw-araw. Ngayon, kung meron ka sariling tindahan, bibili ka pa ba sa ibang tindahan? Kung meron ka namang tinda na sarili? Diba hindi na? So, yun po ang dahilan kaya ikaw ay gagamit ng produkto ng DXN. Bakit? Wala po itong pinagkaiba sa tindahan po or mga grocery. Kaya nga po, kung mapapansin nyo, minsan na tinatawag namin sa opisina ng DXN is grocery store. Kasi grocery items din po yung makikita natin sa DXN office, yung ating mga produkto. So, yun po ang una nating gagawin. Gumamit ng produkto, use the product. Mag-change brand ka lang. Unang dahilan, matagal na tayong gumagamit ng sabon, shampoo, toothpaste, kape, vitamins, lotion, especially tayo mga babae, lotion, powder, ano pa, pampaganda, toner, yung mga ganun, lipstick, ayan. Pero ang tanong dyan, sa ginagamit natin, sobrang tagal natin, ilang taon na, ang tanong, may kinita na ba tayo sa ginagamit natin na yan? Di ba't wala? So, yun po yung unang reason kung bakit mas maganda mag-change brand tayo. Ang tawag po sa atin dyan ay wise consumer. O, di ba? Wise na tayo ngayon. So, hindi lang si Lumen yung wise. Yung old patalastas pa noon na si Lumen, wise. Tayo din sa DXN, wise consumer din tayo kung tawagin. Dahil gumagamit lang tayo ng produkto, bumibili lang din tayo ng produkto sa DXN grocery store, kumikita na tayo or may chance na tayong kumita sa DXN. Ganun kadali. Siyempre, gamit yung iyong ID discount card. So, pangalawa, dahil tatlo nga lang po ang paraan. Pangalawang paraan is share the product or the business. So, siyempre, sa mga tulad ko, nananay na nga, gusto ko i-share din sa mga nanay din na katulad ko na gustong kumita, gustong tulungan ang mga mister nila na kumayod at kumita para sa mga pangarap natin sa buhay. So, siyempre, gusto ko rin yun na i-share sa iba. So, hindi ko yung sosolohin. Gusto ko ibahagi sa iba. Gusto kong ikwento sa iba. O, diba? Para hindi lang ako yung kumita ng nasa bahay lang. Siyempre, diba? Para mas marami, mas masaya. O, diba? So, share the product or the business. Pag sinabi kasing share the product, pwede na pumasok doon yung pagbebenta. So, why not? Diba? Kasi, kung hindi nyo po na itatanong, ang mga naging trabaho ko noon is halos lahat yon is pagbebenta. Naging sales lady ako sa mall. Sales lady. Tagabenta. O, diba? Tindera. So, nagbebenta ako ng mga gadgets. So, halos lahat po ng naging trabaho ko is involved ang pagbebenta. So, nung naipakilala sa akin ng DXN, so nung sabing pwede kang magbenta, so sa isip ko, bakit hindi? Nagbebenta rin naman ako sa trabaho ko. Yun nga lang, sa trabaho, may boss ako, meron akong body clock, meron akong tawag nito, naka-fix yung income ko. So,
hindi ako yung amo, hindi ako yung boss. Ang nagustuhan ko dito sa DXN, ikaw ang boss. So, ibig sabihin, walang ibang magmamando o mag-uutos sa'yo, kundi yung sarili mo. At ang maganda pa niyan, kung gusto mo magpahinga, makakapagpahinga ka. Kung ayaw mo pumasok, pwede kang hindi pumasok. Pero, kung hindi ka kumita, sisihin mo yung sarili mo. Bakit? Dahil ikaw ang boss eh, di ba? So, dapat, turuan mo, itulak mo, utusan mo yung sarili mo na kumilos, huwag tatamad-tamad para ka kumita. Kasi kung wala tayong gagawin, wala rin tayong kikitain. Diba? Wala yung pinagkaiba sa trabaho eh. Kung hindi ka pumasok, natural wala kang sahod sa araw na yun, tama? So same din dito. Kung wala kang gagawin sa pinasok mong negosyo, wala ka ditong kikitain. Dahil hindi po dito instant milyonaryo. Walang ganon. Diba? Walang legal na ganon. So, kung gusto natin kumita sa negosyo, abay magtiis tayo. Huwag tayong maghangad ng agad-agad na kita kasi baka mamaya scam yun. O, diba? Mag-ingat tayo. So, dito po, dadaan tayo sa proseso. Of course, pag-aaralan natin. Kasi walang negosyante na yumaman or kumita sa negosyo niya na hindi niya alam yung negosyong pinasok niya. Tama po? So, importante yon. Aralin natin. Kung hindi ka makalabas ng bahay, tulad ko, dahil nanay na nga rin ako at may mga alaga ako, may mga anak ako, busy ako sa gawaing bahay, busy ako sa ibang bagay, may online naman. Lalo na ngayon, ngayong simula nag-start ang pandemic, si DXN Philippines po ay nag-start naman ng online streaming, online training, free online seminars. Sa FB page po, paki-like na rin. Shout out sa mga naka-like na sa page ng DXN. DXN Philippines. So ayan, i-like nyo lang po yan para mapanood nyo yung everyday live streaming po ng DXN Philippines. So, ganun lang kadali. Aralin mo, alamin mo ang negosyong pinasok mo. Kasi nung ako po nag-start dito sa DXN, wala talaga akong idea. As in, zero. Kahit yung kape, hindi ko halos mabasa. Ano ba yung lingsi? Hindi ko alam yun. Wala talaga akong idea. At higit sa lahat, wala akong alam sa pagnenegosyo. Kasi bakit? Sa family po namin, walang negosyante. Even ang mother ko na naging empleyado siya, naging EPSA din siya before, ang tatay ko, tricycle driver noon, at ngayon, na nasa probinsya na sila, farmer naman po siya, pero proud po ako at sobrang mahal na mahal ko ang parents ko kahit na mahirap lang kami at maaga nilang naipamana sa amin yung kahirapan. So, syempre, hindi naman tayo kasi makakapili ng buhay na gusto natin paglabas natin sa mundo. Pero, thankful ako kasi yung magagandang katangian ng magulang ko, ngayon, unti-unti kong ina-apply sa sarili ko. Yung sipag ng parents ko, ng papa ko, kahit na medyo may edad na, pabalik-balik sa bukid, wala siyang reklamo, trabaho lang ng trabaho, lalo yung mama ko, madiskarte yung mama ko, nakuha ko yung discarding yun. So, sobrang bilib ako sa kanila. Kaya, sa mga magulang po natin, kunin natin yung magandang halimbawa na ipinapakita nila sa atin. At hindi rin naman natin sila syempre masisisi kung mahirap pa rin tayo hanggang ngayon. Kaya tayong mga anak, obligasyon din natin na sikapin, gawin ang lahat na makakaya natin habang bata pa tayo na kahit papano umangat sa buhay at matulungan yung ating mga magulang, hindi lang yung sarili nating pamilya. So, yun po ang naging dahilan kaya mas lalo akong nagpursige. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi man agad-agad. Dahil sa ngayon nga po, meron akong baby, may 1-year-old baby ako. So, ayoko siyang iwan sa iba. Gusto ko ako talagang nakatutok. Pero sabi ko sa sarili ko, mahirapan man ako, gagawin ko pa rin ang DXN. At tuloy-tuloy pa rin po, hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin ang DXN. And thanks God po kasi monthly, pasok po kami sa active diamond list ng DXN Philippines. So, hindi pa man ako sa ngayon na po-promote, pero very thankful talaga ako kasi malaking tulong po talaga sa aming mag-asawa ang income namin sa DXN. So, ayun po. Lalo na pag sinabayan nyo nga ng pagbebenta. So, balik tayo dun sa pagbebenta, ano?
Kasi sa totoo lang, kung bago ka pa lang sa DXN, normal na yung kita natin o yung bonus natin is maliit pa lang. Sabi ko nga kanina, dadaan tayo sa proseso. So hindi tayo pwedeng tumalon agad pag join natin, yes, diamond na ako, o ba? Diba? Hindi ganoon, may proseso. So sa prosesong yan, pwede mong isabay yung pagbebenta. Wala namang masama, sabi ko nga kanina, yung mga naging trabaho ko noon, pagbebenta din naman. So why not, magbenta din ako sa DXN na to, na kung saan ako yung amo at sarili ko tong negosyo. So yun yung nagpa ano sa akin eh, nagpa open sa isip ko na bakit hindi ko gawin, ganun din naman yung ginagawa ko dati. Kahit nung nag-EPSA ako, factory worker ako, naging operator ako, naging inspector ako, kung ano-anong position, pero still nagbebenta ka pa rin. Anong binebenta mo? Oras mo, pagod mo, 'di ba? Kakayahan mo, yung talento mo, lahat yun ibinenta mo sa boss mo. So walang pinagkaiba, nagbebenta rin tayo. Kaya pwede nating gawin ang DXN talaga kahit na ano pang profession mo, ano pang natapos mo, kasi kung ano man ang naging trabaho natin ngayon, ano man ang trabaho natin ngayon, nagbebenta din tayo. Tama? So buksan lang natin yung ating isip, lawakan lang natin yung ating isip. Walang masama kung gagawa tayo ng paraan para tayo kumita rin. Lalo na kung sabi ko nga kanina, paulit-ulit, tulad ko na nanay ka din o tatay ka na wala kang trabaho at gusto mong suportahan yung asawa mo. So walang masama, di ba? Malaking tulong talaga. And pwede mong i-share din yung negosyo. Siyempre kung may kakilala ka, kaibigan ka, kamag-anak ka, kapitbahay ka na nakikita yung ginagawa mo at nagka-interes siya, ipagdadamot mo ba? So mas maganda ibahagi mo, kasi bakit? Kapag ibinahagi mo, doon na papasok yung pangatlong paraan. So ano 'yun? Yung una, 'di ba, use you. Yan, you. Ano ba yung S? S. Basta S, yun yung share. Pangatlo po is B. Ayan, alam ko B ganyan eh. So B, USB. Yun lang, ganun lang kadali para mas madali yung matandaan. USB lang po ang paraan paano kumita sa DXN business. Ano yung B? Build ka lang po. Mag-build ka lang ng sarili mong grupo. So, syempre, yung grupo mo na yun, tutulungan mo rin sila. Kasi dito po sa DXN, walang iwanan. Kapag nag-join ka dito at gusto mong kumita, tutulungan ka namin kumita. Kasi bakit? Pag hindi ka kumita dito sa DXN, hindi rin kami kikita sa'yo. Yun po yun. Kaya nga po ako, pursigido din ako na tulungan yung mga nanay na katulad ko na gusto rin kumita kahit nasa bahay lang. So, diba? Napakaganda na nagnegosyo ka, natulungan mo sarili mo, natulungan mo pamilya mo, at nakatulong ka pa sa ibang tao. So, yun talaga yung gustong-gusto ko sa DXN eh. Kaya hindi ko to maitigil. Hindi ko to kayang ipagpalit sa kahit na anong negosyo. Kasi siguro soon, kapag kaya na ng income namin or kung kaya na namin gumalaw ng mas maluwag, hindi tulad ngayon na hindi talaga ako halos makagalaw dahil nga yung baby ko is maliit pa. So, focus talaga muna ako sa DXN. At mas maganda rin kasi talaga kung nakafocus ka kasi hindi malilito yung isip mo, hindi ka mawiwindang kung, teka, ano bang uunahin ko? Ano bang gagawin ko ngayon? So, mas maganda, isa lang muna. Focus ka lang muna. Of course, syempre, iba rin kasi yung pagdating sa anak mo, sa bahay nyo, sa asawa mo, iba yon. Ito is negosyo. So, isang negosyo lang muna. Mag-focus ka lang. Sigurado ako magda-diamond ka rin. Bakit kita pinupush na mag-diamond? Masarap po mag-diamond kasi diyan nag-uumpisa yung kita. Na kahit nasa bahay ka lang, katulad ko, kikita ka talaga. I-maintain mo lang yung iyong grupo, chat-chat mo lang sila, at dito, ang nakakatuwa pa, sa paggawa mo ng DXN or habang ginagawa mo ang DXN, makakakilala ka ng mga bagong kaibigan at totoong kaibigan. So dito po, ang dami ko ng mga bagong kaibigan at mga bagong kakilala na nagtiwala sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At isa-shoutout ko na ang grupo ko dyan, especially sa Dream Homes, kina Maring Raquel, paring Ruel, kay Ma'am Janet,
kay kina Ma'am si Anna Rose na bagong member namin. So salamat po sa tiwala nyo. Ganun din kay Donya, kay Donessa, hello sa'yo. At malapit na rin yan siya magpa-register. So aabangan namin yan, madam, ha? Ayan, so kay Ma'am Shirona, ayan, hello sa inyong lahat. Kay Michelle, dyan sa grupo namin sa Dream Homes. Kay Rain, hello sa inyo. Kay Ma'am Maribel. At sa hindi ko nabanggit, pagpasensyahan nyo na, wala po kasi akong listahan. Huwag kayong magtatampo, mahal na mahal ko kayong lahat. At ayan, yung grupo ko din sa South Square, kay La Mama Nila, kay partner Best Glyza ko, at kay Papa Bonnie, hello sa inyo. Salamat po sa tiwala nyo at tuloy-tuloy na pagtangkilik nyo ng DXN products. Ganun din sa aking ninang at ninong na sponsor namin dito sa DXN, kila Ninang Myla, Ninong Edmond ng Kabuyaw, Laguna. Ganun din kila Ninang Baby, Plushus, kay Ninong Romy. Hello sa inyong lahat ng Kabuyaw, Laguna. Kayo po ang isa sa inspirasyon namin kung bakit tuloy-tuloy namin ginagawa ang DXN business. Dahil nakilala namin kayo noon na wala pa, pero ngayon talaga bongga. So nakaka-amaze, nakaka-believe, at talagang nai-inspired kami lalo. Ganon din sa Fagyan family na sobrang bait sa amin na nagsiservisyo kahit na nalilipasan ng gutom, kahit sobrang pagod na, kahit napupuyat, especially kapag cut-off. Pero talagang ina-assist nila lahat, ina-entertain nila lahat sa abot ng kanilang makakaya. So maraming maraming salamat po sa serbisyo nyo. Saludo po kami sa inyo. At yun po yung aming tinitignan, kaya kami lalong nai-inspire ngayon na magserbisyo sa ibang tao dahil po sa kabutihang ipinapakita nyo. So hello Madam Marie, kay Madam Ganda, Ma'am Marie Fagyan, Sir Ferdy, kay Madam Steph, kay Nat, kay Nathaniel, kay Nap. So hello sa inyong lahat at maraming maraming salamat muli sa inyo. So sa iba ko pang grupo sa Hawaii, kay Tito Carlos, maraming 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 salamat Tito sa tiwala nyo hanggang ngayon sa DXN product. Sobra-sobra ko po yun na-appreciate. Kay Tito Carlos ng Hawaii, USA. So salamat po. Kay Tita Tessie ng Kuwait, maraming salamat din Tita. Dahil love na love mo ang DXN Coffee at DXN Spirulina. Kaya young pa rin hanggang ngayon. At ganun din sa aking kumare sa Malaysia, si Yuri Jane, at yung kapatid niyang kababalik lang ng Pilipinas from Korea, si Maring Angelic. So maraming salamat po sa tiwala niyo sa DXN products. So sa mga taong nagtiwala sa akin, sa amin, sa DXN products, sobrang sobrang thank you po talaga sa inyong lahat. Malaking bagay po sa amin yung tiwala nyo at yung pagtangkilik nyo sa produkto po ng DXN. Lalo na po sa amin na, kumbaga, hindi pa naman kami mayaman, pero nagtiwala kayo at niniwala kayo sa negosyong inoffer namin sa inyo at sa produktong ipinakita namin sa inyo. At shoutout din pala sa tita kong maganda, kay Auntie Janet ng Amaya Tansa. Ang ganda mo lalo ngayon dahil gumagamit ka na ng DXN product. So, lodi talaga kita eh, diba? So, ayun. At sa iba pa na hindi ko na-mention, isa pa pala, naalala ko ang aking pinsan kumare ng Dumaguete City. Hello, Insan Aini! Sa grupo natin dyan, kila Insan Frances. Sa grupo natin dyan, kila Irene, kay John, sa iba pa natin dyan members. So, hello sa inyong lahat. Salamat din sa inyo. At last po, kay Ate Bea ng Quezon City. Salamat ate sa tuloy-tuloy na paggamit nyo ng DXN products. Kahit malayo tayo, hindi tayo ganong nagkikita. At yung huling kita natin ay matagal na, hindi ko na halos matandaan. Pero still, tuloy-tuloy pa rin kayo sa paggamit ng DXN products. Maraming maraming salamat din po. At si Ma'am Annalyn din na may-ari ng Hair Creation ng Makati. Salamat din Ma'am sa
pagtangkilik nyo ng DXN Coffee po natin. Maraming maraming salamat sa buong grupo ko po at sa nakakakilala sa akin. Maraming salamat po sa tiwala nyo sa akin, sa amin at sa aming serbisyo. Maraming 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 salamat po sa inyo. At sa ngayon, yun lang po muna ang chikahan natin kasi napapahaba na ang chika ko, magsasaing pa ako. Ayan. So maraming maraming salamat po sa panonood at pakikinig. At sana meron ako na ibahagi sa inyo at meron kayong natutunan kahit papano. At kung bago ka lang po sa aking channel, hello, ako po si Ma'am Shi Karen, ang inyong lingkod. At i-subscribe niyo po ako, pasuyo, at paklik na rin ang notification bell for updates sa mga susunod ko pang vlog. So maraming maraming salamat po muli sa pakikinig sa ating usapang DXN. Thank you! Bye-bye! Please subscribe.